Okay, bago po natin umpisaan yung report ko, magpapakilala po muna ako. Ako po si Michael Felton from Block G. Okay, yung report ko po is physical evidence. Okay, start tayo. What is physical evidence? Physical evidence may be defined as articles and materials which are found in connection with an investigation and which is establishing the identity of the perpetrator or the circumstances under which the crime was committed or which in general assist in the discovery of facts and circumstances. Sa madaling salita, si physical evidence ay ginagamit siya para ma-identify si perpetrator. Ano-ano ba yung halimbawa ng physical evidence? Guns, weapon, bloody knife, or shirt. No? Okay, for example, ng physical evidence. Halimbawa, pumunta yung mga pulis doon sa pinangyarihan ng krimen, no? Kadalasan, wala silang makikitang suspect, no? Kaya para ma-identify nila ang suspect, ginagamitan nila ito ng techniques. Ano yung techniques na yon? Yung techniques na yon, ito na yung tinatawag natin na physical evidence. Kasi sa isang crime scene, meron at meron talagang may iwan na ebidensya. Kaya makakatulong ito para ma-identify sino? Si suspect. Okay? Next slide tayo. Categories of physical evidence. Number one, corpus delicti evidence. This consists of objects or substances which are an essential part of the body of the crime. Bakit nga ba siya tinawag na corpus delicti? Okay, si corpus delicti ay isang Latin term na translate sa word na body of the crime. For example, ng corpus delicti, murder, no? Yung corpus delicti is yung patay or yung dead body mismo. Okay, another example tayo. Robbery tayo. Yung corpus delicti is yung kinuhang equipment or yung kinuhang bagay. And po yung corpus delicti evidence. Number two is associative evidence. This kind of evidence links the suspect to the crime scene or the offense. Okay. Itong associative evidence, for example, ng associative evidence is fingerprints, footprints, at iba pa. Itong mga ebidensyang ito ay ginagamit to associate the suspect to the crime, no? For example, fingerprints. Yung mga investigator is may nakuha silang fingerprint na sa mismong crime scene, no? Yung fingerprint na yon ay i-examine nila yon para magamit, para ma-identify si suspect. Yun po yung associative evidence. Okay, number three tayo. Tracing evidence. These are articles which assist the investigators in locating the suspect, such as laundry mark found among his or her effects may assist the investigator in tracing a suspect. Bali sa tracing evidence, alam naman natin itong tracing evidence. Pero ano ba yung halimbawa ng tracing evidence? Fibers, hair, paint, or glass. For example, ng tracing evidence, no? May nakuha halimbawa yung mga investigator ng buhok. Yung mga investigator mula roon sa crime scene, meron silang nakitang buhok. Then yung buhok na yon ay i-examine din yon para magamit, para matrace sino si suspect, para din siyang sa associative evidence, no? Kailangan na i-examine yung ebidensya na yon para matrace sino si suspect. So, yan po yung tracing evidence. Bali, next slide tayo. Okay, dito tayo sa recording of physical evidence. Una, writing an official report of the day. Activities provides a record of information that will be useful later for jogging the memory and accuracy. Okay, so napakahalaga nitong writing an official report na to, no? For example, kung nakikita nyo yung mga nagko-complain, kung nakikita nyo yung nagko-complain sa mga police station, no?
anong ginagawa nila kadalasan? Nagko-complain sila. So ano yung napapansin yung ginagawa ng mga police officer na in charge doon? So meron silang kulay blue na logbook, tama? So habang nagre-report o nagsasalita ka, sinusulat nila kung ano yung mga based doon sa sinasabi mo, doon sa complaint mo. So bakit nila ginagawa po yun? Napakahalaga nun kasi doon sila nagbe-basis kung paano nila i-resolve yung cases. At isa din yun sa ebidensya kung anong oras ka nag-report, kung anong oras ka, o anong oras nangyari. Kaya una nilang ginagawa is yung writing an official report, which is napakahalaga po nito sa isang investigation. Okay, next po, details that the criminalist can use for reconstructing the crime or developing associative evidence will be available. Okay, tama nga naman, no po. So, kailangan yung mga criminalist na yon ay ma-identify natin sila base doon sa details nila. So, madali lang naman siyang intindihin, kaya dito tayo sa next. As an investigation progresses and the suspect or witness makes statement, some aspect of the crime scene which did not initially appear significant can become important. A record made before everything was disturbed will permit such a revelation. Okay, bali dito na pumapasok yung unang diniskas ko, no? Yung writing an official report. Kasi sa isang kaso, habang tumatagal po yan, habang tumatagal yung isang kaso, ay lumalabas na yung suspect, lumalabas na yung witness na yan. Bali may mga ibang bagay doon na parang hindi na importante, hindi na napapansin. Pero later on, kapag ka nagkakalkala ng ebidensya or documents, ay minsan bumabalik-balik sila kung ano yung unang senaryo. Kaya nga, meron tayong logbook, no, ng mga documentation. Yung binabanggit ko kanina sa writing an official report. Okay, next tayo. Dito pa rin tayo sa recording of physical evidence. Okay, defense lawyers will be curious about where and when the evidence was found and by whom. Bali, di ba napapansin nyo doon sa isang kaso, habang nasa ano sila, merong ginagawang cross-examination. So ano ba yung cross-examination na yon? Yung cross-examination is ito yung ini-interview din nila yung suspect and witness by the investigators. And doon naka-record na lahat kung ano yung kinalabasan ng mga investigation or cross-examination na yon. So bakit yun ginagawa? So para yung lawyer ay hindi na siya ma-curious doon sa details ng case na yon kapag nakaset na mismo yung trial date. Kaya syempre kapag ka nakaset na yung trial date na yon, andun na yung defendant, andun na yung suspect, andun na rin si witness at yung nag-complain. Siyempre, yung lawyer, makakuryos sila, di ba? Kung ano at kailan nga ba natagpuan yung ebidensya. Okay, records are useful in preparing for the interrogation of the suspect. Kaya makikita nyo dyan sa ano, kapag meron kang kaso, di ba? Ang kakapal ng mga documents, andyan na yung statement ng witness, ng defendant, ng complainant, at lahat yun ay importante. So bakit yun importante? Para meron kang babalik-balikan. Just in case na tanungin ka, meron kang ba isasagot? So, the effectiveness of courtroom testimony is enhanced when more than mere memory is available to recall events. Ayan na po, no? Napakahalaga ng recalling events na yan. Ibig sabihin, yung doon sa mga actual scene ng pangyayari ay dapat ma-defend mo yung mga yan. For effective
effectiveness doon sa testimony. Okay, next po. Evaluation of physical evidence. Before an object can become physical evidence, it must be recognized by the investigator as having significance or relationship with the offense. Okay, so kanina na-mention ko, no? Kung ano ba yung physical evidence. So ano yung mga yon? Nalaman din natin kanina kung ano ba yung mga possible na physical evidence sa isang crime scene. So dito naman sa evaluation evidence, dito ngayon pumapasok yung ina-access natin base doon sa mga nakuhang physical evidence na yon. Kung paano ba natin i-develop yung plano o kaya naman kung paano natin i-continue yung process ng identification of the crime. Including na dito yung mga witness o mga witnesses, no? So sabi dito sa slide na to, okay. So hindi agad-agad kung ano yung makita natin, mahawakan natin na evidences ay kailangan nating i-recognize yun ng mga investigators. Kailangan lahat ng mga evidence na yon ay may connection doon sa isang crime scene na i-investigahan natin. Okay, next po. Evaluation of physical evidence. Knowledge of the rules of evidence and its application in court procedure. Okay, so ano nga ba itong ibig sabihin na to? So, napakahalaga nito kasi nga nakasalalay ang success or failures ng investigation dito. So, bakit? Kasi nire-require dito ng court lahat ng mga original documents o lahat ng mga original documents na yon. Ano-ano ba yung mga original documents na yon? For example, yung writing recording, kaya napapansin natin sa isang crime scene, no? So lahat dapat in writing, tapos nire-record, pinipicturan. So lahat yun is the best way para ma-prove natin yung actual content ng evidence na yun. Next, ability to recreate imaginatively the events preceding or during and after the commission of the crime. Bali dito na pumapasok yung tinatawag na witness or pwede rin yung actual documentation. Like CCTV, yan. Pwede nating i-request yan. Pero sa pagkakaalam ko po, hindi siya pwede o basta-basta na i-request doon sa may-ari. Bakit po? Kasi napaka-crucial po nun. Pwede siyang madamay sa kaso. No? Kaya hindi tayo basta-basta na hindi tayo basta-basta makakahingi ng copy ng CCTV. Oh. An ability to recognize indicators of a modus operandi. Okay. Una po, alam naman natin kung ano ang modus operandi. Ito yung mga methods or behaviors ng mga criminals. So para ma-recognize natin, kailangan meron tayong ano po, documentation like pictures kung ano yung modus nila. Okay, next, knowledge of the substantive criminal law relating to the offense under investigation. So dito yung substantive criminal law dito indicate the appropriate penalties for the crime. Kung ano yung kabayaran na nauukol doon sa suspect. Pero syempre dapat ma-convict ang defendant or yung suspect mismo. Hindi naman pwede na pagbabayaran niya yung ginawa niya pero hindi naman siya na convict. Kaya bago parusahan or ikulong yung suspect ay kailangan muna siyang ma-convict o mapatunayan na siya ay nagkasala talaga. Okay, next. Knowledge of scientific laboratory techniques and the conclusion which may be derived. Okay. Bali,
Bali, katulad ng na-discuss ko kanina, kailangan ma-investigahan muna lahat ng anumang physical, chemical, or digital evidence at ang mga DNA, mga fingerprints, at iba pa para ma-analyze natin yung mga evidence or mga evidensya. Diba? Next slides tayo. Procedure in physical evidence. Okay, the ability to recognize and gather valuable evidence must be supplemented by knowledge of the correct procedure in caring for physical evidence from the time of its initial discovery until its ultimate appearance at the trial. In order to introduce physical evidence in the trial, three important factors must be considered. Meron pala siyang three important factors. Okay, sabi dito, sa mga pagsisecure natin ng mga physical evidence, kailangan mabilis yan hanggat paari. Because physical evidence is perishable. So ano ba ibig sabihin nun? So meaning, madali siyang masira sa ibang instances pagkakataon. So pwedeng dahil it can natural destroy. Yung pusa siyang nasisira, kaya nakocontaminate, no? Kaya ideally, potential evidence should be bagged and sealed. Actually, binabag naman yan talaga. Sinisealed naman natin talaga yan. So, bakit dapat natin gawin yun? Kasi nga, syempre, ipipresent pa natin yung mga yan doon saan? Sa court or sa trials na magaganap. Okay, doon tayo sa tatlong yan. Competency must be proved that is the evidence is material relevant. Okay, syempre, mahalaga yan kasi paano natin ma-considered na relevant nga? Ibig sabihin, may kaugnayan or connected doon sa kaso. For example, sa kaso, kailangan may reasonable proof siya to help prove or disprove yung some fact, yung mga katotohanan. So, para maintindihan natin, for example, yung murder trial. So, kailangan yun, yung baril or mga weapon na ginamit ay ma-prove na fingerprint na actual na ginamit ng isang suspect. The article must be properly identified. So, dito na pumapasok yung formal na sinicharge natin, yung complaint natin doon sa suspect. At isang article or document that describe charge against the person and factual basis for this charge. Okay, bilang panghuli, continuity of chain of custody must be proved. So, ito na. Ito yung pinaka-critical na process itong last na to. O bakit ito yung pinaka-critical na process, no? Kasi, for example, sa isang murder scene, no? Ako bilang isang police officer, sabihin na natin na dito natin i-recover yung isang bloody knife. For example, mayroong bloody knife sa isang crime scene, no? I-recover natin yung bloody knife na yon na ginamit sa isang crime scene. At ilalagay ko siya sa isang container. At pagkatapos, ibibigay ko siya sa isang tinatawag na forensic technician bill. Ulit, yung container na yon ay ibibigay ko siya doon sa tinatawag na forensic technician bill. Sila yung magdadala sa laboratory ng mga knife na yon. For example, yung bloody knife na ginamit at sila din yung nagko-collect ng fingerprints at iba pang evidence doon sa kutsilyo. Bali, hanggang dyan lang po yung aking bahagi sa physical evidence na to. Thank you po.